Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang political development na magpapakita yung tunay na kulay o tunay na loyalty ni Senator Amy pagdating sa politika. Kanino ba siya talaga kakampi? Sa kapatid niya, blood is thicker than water? O dito kay BP Sara na sinasabi niyang kaibigan na hindi niya iiwanan at susuportahan all the way? Okay. Yung pag-resign ni BP Sara, although hindi niya sinabi yung tunay na dahilan, marami ang nagsasabi, mga political analyst, na it is because of politics. Hindi niya na makorsunadahan, hindi niya na maatim yung nangyayari sa Marcos administration, kaya umalis siya. So, itong nalalapit na midterm election, kitang-kita sa galaw ni BP Sara na she wants to lead the opposition at magkaroon siya ng sariling Senate slate. So, pagdating sa Senate race ngayong midterm election, saan ba si Senator Amy? Sa ticket ng administrasyong PBBM o dito sa ticket ni BP Sara? Okay, ito na po ang kasagutan sa headlines ng Philippine Star. Title is, Amy seen to be in admin's 2025 Senate slate. Okay, so sigurado na maisama si Senator Amy sa Marcos admin na ticket. May napanood akong pahayag ni Senator Amy na alanganin siyang mapasama sa Senate slate dahil sa andami daw. Sobra 50 daw ang nakalista doon sa admin slate. Kaya alanganin kung mapasok ako doon. So, gusto niyang makapasok sa admin. Hindi, wala siyang binanggit dito sa binubuo ni BP Sara. So, dito sa balita, assured, Senator Amy Marcos is assured of a slot in the administration senatorial slate in the 2025 polls. So, sinong nagsabi nito? Okay. Ang nagsabi, kapartido ni Senator Amy sa Nacionalista Party, si Surigao del Norte Representative Robert Barbers. Nagkaroon na po ng alliance ang Nacionalista Party at ang Partido Federal ng Pilipinas na ang chairman ay ang Pangulo. So, Barber said the alliance has no official candidates yet for the senatorial race next year, but he has no doubt that the senator, being a member of the Nacionalista Party, will be included in the administration's senatorial bet. So, ako, I agree with Congressman Barbers kasi pagdating na dyan sa alliance, may kanya-kanyang quota. Siyempre, 12 senatorial bets, ano? Partido Federal, may nating 4. Lakas CMD, 4. Ano pa yung mga ibang ano? Okay. Nacionalista Party, 2. Mayroon pa yung National Unity Party, 2. Mga ganun. May kanya-kanyang usapan yan kung ilan ang i-field ng bawat partido. So, kung 2 ang slate ng Nacionalista Party, ay sigurado
pasok si Senator Aimee kasi matagal ng Nationalista Party itong si Senator Aimee. Loyalist yan ng Nationalista Party. So, ano ngayon ang masasabi ni VP Sara na ang considered niya na best friend eh magiging doon sa opposing side. Basta nagbitiw na ng pahayag si VP Sara na she will form her own senatorial slate. Kaya nga, siya ang nagbanggit na si VP Sara nagbanggit na ang tatay niya, PRRD, dalawa niyang kapatid, eh tatakbo sa Senado sa 2025. Although may kinontra ng konti ni PRRD na huwag kayong maniwala kay Sara, ay tingnan natin. Kasi nag-react ang iba't ibang grupo nung i-announce ni VP Sara yun. Medyo na-alarma sila. Eh, sa tingin ko, malakas itong tatlong Duterte kung tatakbo sila. So, sino pa kaya ang ibang kung tatakbo tatlong Duterte? Senator Bato, Senator Bongo. Dalawa, ano na? Lima na. Tolentino, hindi ko alam kasi although PDP laban si Tolentino, baka mapunta sa administrasyon Tolentino, alanganin si Tolentino. I don't know. Si Attorney Vic Rodriguez, sana tatakbo si Attorney Vic Rodriguez. Sino pa? Sana tatakbo ulit si na Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chung, Attorney Panelo. Marami sila eh. Basta mayroong panlaban ni VP Sara sa senatorial race ngayong 2025 kasi napaka-importante itong midterm election. So, balik tayo kay Senator Amy. Ano sa tingin nyo? Yung chances na mananalo si Senator Amy ngayon na medyo alanganin na ang kanyang posisyon. Marami akong nababasang comments na ano, namamangkas siya sa dalawang ilog. Pumapabor sa salita, pumapabor sa mga Duterte, loyal sa Duterte, kailang kulang naman sa gawa. Tapos kinukontra din niya ang mga palisiya ng kanyang kapatid. Yung foreign policy lalo na. Ayaw na ayaw. Yung pagdikit ng kapatid niya sa US, ayaw na ayaw niya. Kaya, yun, naglabas siya ng video na sinabi niya tungkol sa plano ng China na aatakihin daw tayo ng China ng super, ano, hindi, so, hypersonic missiles. Dahil galit ng China sa Pilipinas, dahil dumikit ang kapatid ni Senator Amy sa Amerika. So, these are very alarming statements. Kaya, saan ba talaga si Senator Amy? Kontra administrasyon? O pabor sa mga Duterte? O wala akong makitang klaro na ano niya eh. Dahil kung talagang maka-Duterte siya, eh dapat all throughout, suporta niyang Duterte at all throughout, labanan niya na ang kapatid niya. Kaya lang, siguro, tunay na yung kasabihan na blood is thicker than water. So, tingin ko, alanganing manalo si Senator Amy kasi marami ng mga Duterte diehard supporters na kini-question mark na ang kanyang loyalty sa mga Duterte. Ganon din sa mga Marcos loyalists. Medyo kini-question mark na rin nila ang loyalty ni Senator Amy. Kaya, nako, delikado yan yung mamangka ka ng dalawang ilog. By the way, July to ngayon, huwag natin kalimutan na let's greet the former First Lady Imelda Marcos. Birthday niya ngayon. 95th
birthday niya. I don't know kung anong kanyo sa mga Marcos. Basta ako, malaking utang ko, utang naming mag-asawa sa Marcos Senior at itong First Lady Imelda Marcos, marami silang nagawang maganda sa Pilipinas nung panahon nila. Kaya ako, ipagdasal ko pa rin, i-greet ko ng happy, happy birthday ang forever First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sana magtagal pa ang kanyang buhay, but nakakalungkot sa nangyari dito sa Marcos Jr. na malayo-malayo siya sa pamamahala ng Marcos Sr.